matyagang nag-abang ng seat sale si Ren para makapag-book ng murang tiket para sa kanilang pagpasyal sa Bohol ngayong araw. Piso seat sale ang kanyang natsyempohan pero umabot pa rin sa tig 3,500 pesos ang binayaran niya para sa round trip ticket nilang limang magbabarkada patungong Bohol dahil na rin sa taas ang fuel charge. Malaki din yung ano niya, yung cost niya dun sa total charge ng sa plane ticket. Mga nasa 2 plus din, ay mga 1 plus mahigit din po something. Pero maganda balita dahil simula pagpasok ng buwan ng Mayo, ibababa ng Civil Aeronautics Board sa level 5 mula sa level 6 ang fuel surcharge na bahagi ng binabayaran sa ticket ng eroplano. Dahilan ito ng pagbaba ng jet fuel sa world market. Ibig sabihin mababawasan ng 34 pesos hanggang 123 pesos ang kasalukuyang fuel charge na ipinapataw sa mga pasaherong bumabiyahe sa domestic flights depende sa destination. Habang 112 pesos naman hanggang 834 pesos and 89 centavos ang ibababa ng fuel surcharge para sa international flight. Good news ito lalo't sa tala ng Manila International Airport Authority, tumaas ang 151% ang volume ng mga bumiyahing pasahero sa NAIA nitong nagdaang Holy Week kumpara noong nakaraang taon. Sa Holy Week, we operated around 7,353 flights. 99.67 were operated, meaning meron lang tayong konting cancellations. It could be due to weather or aircraft issues. Pero 84% of our flights were actually on time. Para maengganyo pa ang mga pasahero na bumiyahe ngayong summer, ilang mga local airline ang may papromo sa mga pasaherong naisulitin na tag-init. Ibinalik ng Cebu Pacific Air kahapon ang kanilang piso fare para sa one-way ticket ang international at domestic flights hanggang bukas pa ang kanilang promo. 88 pesos sa one-way ticket naman ang alok ng AirAsia Philippines sa mga summer destination patungong Boracay, Bohol, Puerto Princesa at iba pa mula kahapon hanggang April 23. Karen Villanda para sa Bayan.